hanggang saan naabot ang 500 pesos mo. Mga paps, kung medyo nagseseryoso ka na sa pagbabike, mas maganda kung masusukat mo yung mga pinagagagawa mo. Nang sa gayon, alam mo kung lumalakas ka ba, bumibilis ka ba, lumalayo ba yung biyahe mo, at kung ano-ano pang mga datos. At ang isa sa pinakamadaling paraan para masukat ang lahat ng to ay ang gumamit ng cyclocomputer, o cycle computer, o bike computer, o speedometer, sabi ng iba. Dati nag-review na ako ng ganito, yung Cat Eye Quick. Pero naintriga ako dito sa Lixada kasi ang dami nagre-recommend sa mga Facebook groups. Maliban sa napakamura niya, ang isa talagang tumawag sa atensyon ko ay yung backlight. Isang bagay na wala dun sa Cat Eye Quick. Pero basically, ang gusto ko lang malaman dito ay kung worth it ba. Siyempre, isasama na rin natin yung installation, features, saka konting review. Kasi maiksi lang naman yung mga yon. Nabili ko yung Cat Eye Quick sa halagang 1,800 pesos. Nung panahon na yon, feeling ko makatarungan naman yung binayad ko. Hanggang ngayon actually. Isang taon na siya at hindi pa nagkaroon ng kahit anong problema. Itong Lixada, nabili ko ng 469 sa Lazada. Lixada from Lazada. Pero may 42 pesos na shipping. Ang magulo lang dito, itong Lixada, marami silang models na below 500. Katulad nitong isa, 499. Ngayon kung titignan mo, sa una parang itong mga linya lang ang pinagkaiba. Pero kung tutuusin, mas maraming functions yung sa akin. At mas mura, kaya ang weird. Tapos may dalawa pa. Ito 479, pero blue backlight, so at least may major difference. Itong isa naman, 499 din, pero white naman yung body. Mano man lang kasing gumamit ng model names or numbers para madaling i-reference. By the way, lahat to sa Lixada official store ko binabase. Doon din ako bumili, so ilalagay ko na lang yung exact link sa baba. Pero I believe makakakuha pa kayo ng konting discount kung magtsatsaga pa kayong maghukay sa Lazada. So, quick unboxing lang muna tayo. Ito yung mga kasama niya. Instruction manual, syempre. Yung main unit, may charge na rin. Yung sensor, tapos may foam pad, yung magnet, yung bar mount, may foam din, yung goma para sa bar mount, tapos apat na zip ties, so I guess may dalawang extra, tapos USB cable. Sa timbang naman, 32 grams sa main unit, tapos pagkasama lahat ng mapupunta sa bike, total of 56 grams. Kumpara sa Cat Eye Quick na 49 grams. Tulad ng ibang cyclocomputers, ang pinakaunang sineset ay yung laki ng gulong. Kasabay na rin syempre doon yung pag-set ng unit of measure, saka yung date and time. Madali lang lahat to, saka maayos din yung pagkaka-layout ng instruction manual. Para ma-change yung settings, press mo lang ng 2 seconds yung M button or mode na nasa lower left. Ang pinakaunang iseset is yung unit. So, syempre kilometers tayo. Para i-change yung value, yung S button naman sa lower right. Next naman is kung bike 1 or bike 2. Magandang feature din ito para pwede mo siyang ilipat-lipat sa dalawang bike na magkaiba ang size ng gulong. Up next, yung tire diameter. Siguradong may chart yan sa manual. So, gagawin mo lang isa hanapin mo yung size ng gulong mo. At dahil 29 and 2.1 ang gulong ko, 2288. Next naman is kung gusto mong i-reset yung total odometer. Tapos yung total riding time. Tapos yung clock format. Then finally, yung date time, month and day, saka year. Tignan naman natin saglit yung proseso ng pag-install sa bike. Mabilis lang to. Tatlo lang yung ikakabit mo, tapos hindi pa kailangan ng tools. Maganda kung uunahin mo na yung magnet, para dun mo aasintahin yung posisyon ng sensor. Shoutout nga pala dun sa nag-comment na sinuggest na ikabit yung magnet sa pagitan ng dalawang spokes, para mas secured. Thumb screw lang yan, so iipitin mo lang talaga yung spoke.
Next, yung sensor. Ito naman yung kinakabit sa body ng fork. May maximum distance lang nga pala yung sensor sa main unit, so double check nyo na rin. Dito sa Lixada, 60 cm ang max. Nasa 50 cm ako ngayon, so okay pa. Pero kung long travel fork yan, kailangan nating iangat. Zip ties lang yung pinakahahawak sa sensor, so double and triple check nyo yung posisyon para hindi masayang. By the way, dapat within 5mm yung pagitan ng dalawa. Medyo malapit yon, so siguraduhin nyo na mahigpit yung ties para hindi ma-dislodge. Kasi konting galaw lang yan, banggaan na yan. Nilagyan ko na rin ng tape yung fork para may konting protection. Dati kasi nagmarka yung zip ties sa pintura, sa sobrang sikip. Wala lang, hashtag maselan. Di ko rin muna dinikit yung foam kasi malay mo, pamigay natin. Kaya tapusin mo na hanggang dulo ang video. Yung main unit naman sa handlebar, goma lang ang humahawak. Tapos titwist mo lang yung main unit para mag-lock into place. Buti na lang may nag-aya ng ride nung Sunday after ko siyang maikabit. So, na-road test kagad. Field trip sa Maynila. Maiba naman. All throughout ng ride, kinokompara ko yung data ng Strava sa Lixada. Medyo nauhuli na yung Lixada. Uwian na at tirik na ang araw. km tapos 47.1. Almost 3 kilometers na ang discrepancy. 7.7 dito 60.4 nakatapos lang ng ride testing nung Lixada Cyclocomputer. Naka 67 sa Strava pero 60 lang sa Lixada, so okay naman siya. Wala akong ibang masabi. Siguro kailangan ko lang iusad dito kasi parang mas maganda siguro kung nandito siya banda. Para pagtingin ko sa baba, hindi masyadong yoko. So, okay siguro yung parang binibenta na mount. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung magkano pero siguro less than 300 yun. Masulit na rin siguro yun. Yung dun lang sa pag-switch ng ilaw, medyo mahirap. Ito, pag left ginamit okay lang. Depende kasi sa thumb mo eh. Pero pagka nagda-drive, parang nakakaalangan eh. Dapat kasi sabay na sabay. Ayun oh, parang yun, dapat sabay na sabay siya. So pag nagpapungapadyak ka, medyo mahirap ipuesto yung thumb mo. Depende siguro sa laki ng daliri mo. Yun, ganun. Yung battery, halos hindi nabawasan. Actually, hindi nabawasan.
3 hours 30 minutes yung moving time. Check ko na lang mamaya sa bahay. Nakuha na ako. Pero first test ride, okay. Okay na okay. Isa-isahin natin mabilis yung features. Pagbukas mo ng unit, ang unang makikita mo ay yung huling mode na ginamit mo bago mag-auto shutdown. So dito ang unang bumati sa akin ay yung clock at yung date. Para i-change yung mode, press lang yung M button sa lower left. Ang susunod naman ay yung distance and total time. Sa current ride yan. Tapos press ulit, average speed at maximum speed naman. Tapos total distance at total time. Yan yung sa lifetime, unless i-reset mo. Tapos ang susunod, yung 7-day memory niya. Makikita nyo dito na September 15, walang data. I-press mo yung S button sa right para i-change yung date. So, 14, wala rin. 13, 12, 11, tapos September 10 lang yung meron. So, sinisave niya yung distance nung araw na yon, pati yung time, average speed, at max speed. September 9, wala ulit data. Makikita nyo rin pala na meron siyang thermometer sa ilalim ng battery indicator. Tapos, balik na ulit sa clock. Napag-isipan ko na rin ikumpara ito sa Cat Eye Quick. Tandaan natin, nasa around 1,800 ang Cat Eye. So, kayo na lang ang humusga sa physical appearance. Pero yung Quick de baterya, itong Lixada, USB chargeable. Ito medyo sinipag ako. So kinabit ko rin yung Quick para makumpara at magkaalaman. So empty mode muna tayo. Mukhang tanga mode. Dalawang Cyclocomputer, sabay. Tara, ride tayo. Bale magiging Strava versus Lixada versus Cat Eye. Final results. Lixada, 10.41 distance, 28.27 minutes running time. Cat Eye, 28.29 running time, 10.84 distance. Average speed, 22.9 Cat Eye, 22 Lixada, 36.4 kilometers per hour maximum speed Lixada, 36.6 Cat Eye. Strava naman. 11.4 29.21 moving time tapos 23.3 average speed. Ang layo. Okay, so hindi na ako mapakali. Gagamitan na natin ang kotse. Strava versus odometer. Yan, dito. Siset ko lang muna yung Strava saka yung i-zero out natin. Start. Game. Hindi lang kasi ako mapakali sa reading ng Strava nung 10 kilometer test. 11.4 tapos 10.84 lang sa Cat Eye. Para sa akin kasi ang maaasahan talaga dito ay yung Cat Eye. Japan yan eh. So ito ang final results natin. 10.9 Strava tapos 10.8 odometer. Yun, mukhang nagka-error lang talaga nung unang test. Siguro nawala ng GPS. So ano na ngayon? Mga Unlipups, ito ang alam natin. Cat Eye Quick, odometer ng auto, saka Strava. Nagtutugma sila one way or another. Yung Lixada, wala pang naitugma, parating bitin.
60.64 lang na itala niya nung Manila field trip, tapos 67.7 sa Strava. Dito sa 10-kilometer test, sabihin na nating average nung tatlo ay 10.85 kilometers, pero si Lixada, 10.41 lang. Nasa 5% discrepancy kagad, tapos tataas pa yan habang lumalayo ang biyahe. Yan naman ay base lang sa tests ko. Kung di naman kayo maaapektuhan yan, edi walang problema. At least may baseline pa rin ang data na magagamit nyo sa pag-track ng progress. Pwede rin namang minalas lang ako sa unit, pero I highly doubt that. Anyway, final verdict. 469 pesos. USB charging, may backlight, kompleto ng basic features. Kaso may problema sa accuracy. At isa pa pala, hindi siya waterproof. Yung cat eye quick, oo, at literal na hinuhugasan ko yon kapag madumi na. Kung in the market ka para sa Cyclocomputer, no-brainer ba itong Lixada? Ako titignan ko yung 499 na waterproof. Malaking bagay yun eh. Kahit hindi the USB, kung pareho ng features, dun ako. Kung kumpara naman sa Cat Eye Quick, hindi ako nang ihinayang na almost 4 times the price ang bili ko dun. Solido na product eh. Kailan ba lumabas tong Lixada? May nakagamit na kaya ng more than 1 year? Pa-comment na lang sa baba mga Unli Pops para makatulong din sa iba. Teka, parang may commercial ah. What's up mga pop? Announce ko lang nang mabilis na yung Facebook page natin is na-block. Actually, ang tamang term is na-unpublish siya. Isang gabi, bigla akong na-log out sa Facebook tapos hinihingan ako ng password change. Pagpalit ko ng password, pag-login ko, merong nakalagay na notification na yung Facebook page ng Unli Upgrade is na-unpublish siya. Wala yung link na publish. Ang meron lang doon is appeal. So pwede kong i-appeala yung decision kung bakit siya na-unpublish. Pero pag kiniklik ko, sa error lang napupunta. Nakalagay doon, try to close your window, an error has occurred, something like that. So anyway, nag-google ako. Apparently, maraming na-unpublish ngayon. Pero ang problema, dahil nga pandemic, wala masyadong taga-manual review ang Facebook. So lahat yan nangyayari automatically. Algorithm, siguro may na-trigger na filter, kaya na na-unpublish yung page. Pero isa pang na-google ko is, pag meron kang business account, makikita mo yung dahilan doon. And pwede ka rin mag-chat sa Facebook support. So dahil ako meron akong business account, ang nakita kong dahilan doon is impersonation or pretending to be an individual or business. So, dun pa lang, medyo, syempre, tamang hinala na ako na feeling ko talaga may nag-report. Pero, okay lang yun, wala na tayong magagawa dun. Walang kwentang pag-aksaya ng panahon para isipin ko pa kung sino yun o bakit nila ginawa yun, diba? Ang mas nakaka-bad trip lang is yung Facebook na parang dahil nga nangyayari to madalas, kailangan nila itama dahil wala naman talaga tayong ginagawang mali dun sa Facebook page natin. And obviously, hindi yun impersonation dahil ako mismo yun. So, sa ngayon, parang naisip ko, syempre may courses of action na pwede akong i-take. Pinakauna is gumawa ng pangalawang Facebook page. Yun yung pinakamadali. Pero sa ngayon, titignan ko muna kung may mangyayari dun sa appeal. Mas yun yung tama eh. So, sacrifice muna na walang Facebook page. Anyway, 3,000 likes pa lang naman yung page na yun. Buti na nga lang na ganun lang din. Ang problema lang kasi, medyo mataas yung engagement niya. Kasi 100% organic yung likes ko dun. So kung familiar kayo sa Facebook pages, 'di ba pag may likes kayo, hindi mo naman lahat 'yan marireach eh. Percentage lang 'yan. Eh dun sa Unli Upgrade, napapansin ko maganda talaga yung engagement niya. So 'yun yung isang nakakapanghinayang doon. Pangalawa is 'yun yung primary method ko para ma-contact. And marami talaga nagme-message doon, kahit na yung mga simpleng humihingi ng payo sa upgrade ganun or wala nangangamusta lang. Halos araw-araw may nagme-message doon. Yun yung pangalawang nakakapanghinayang. So sa ngayon, ipopost ko muna dito kung paano ako mako-contact. Email muna, old school. So dito, email ng Unli Upgrade kung kailangan nyo ako mako-contact. And actually, yung Instagram din pala, buhay pa yon. Buti na nga lang, hindi naapektuhan yung Instagram. So yun, titignan ko muna kung may mangyayari doon sa
appeal process. Pero kung wala, kung nakalagay doon na na-deny yung appeal, doon ko pag-iisipan kung gagawa tayo ng panibagong Facebook page. So anyway, yun lang, announcement lang kasi nga marami nga nagko-contact sa akin doon. So kailangan nyo rin talaga malaman. So yun. Yo pap, buti tinapos mo yung video. Kung nangangailangan ka ng Cyclocomputer, pagkakataon mo na. Dahil napagdesisyonan kong ipamigay na itong Lixada. Kita naman sa video, bagong-bago pa to, literal 2 beses pa lang nagamit. Pero dahil maliit na bagay lang siya, sana ang sumali na lang eh yung mga nangangailangan talaga. Kung meron ka na o kaya eh may budget ka naman pambili, pagpaubayan mo na lang doon sa mga kapadyak natin na mas nangangailangan. So paano sumali? Madali lang. Number 1, i-like itong video na to. Number 2, pumunta sa anlyupgrade.com. Yes, may website tayo. Dahil nga wala tayong Facebook ngayon, old school website muna gagamitin natin. Doon sa anlyupgrade.com, makikita nyo na yung kailangan nyong fill-upan na form. Okay, tapos hindi traditional tong giveaway na to. Ako mismo yung pipili ng mananalo. Pero tiwala na lang, basta pangako hindi ako pipili ng kakilala ko. So depende yun sa isasagot nyo doon sa form natin. Okay, tapos sasamahan ko na rin pala ng t-shirt. Sagot ko na rin yung shipping. Itong t-shirt kung gusto nyo lang ha, kung ayaw nyo, pamigay nyo na lang kesa i-post nyo pa ako, diba? So yun, number 1, i-like yung video. Number 2, pumunta sa anlyupgrade.com. Good luck sa'yo, Pop. Ako nga pala si Mark. Kita-kits sa next upgrade.